Nasa 8 bilyong pisong alaga ng mga substandard na gulong ang ni-raid sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. Delikado yan at takaw aksidente, lalo't mga bus at truck ang binebentahan. Nasa frontline balitang yan si Elaine Folencio. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NDI Central Luzon ang warehouse na ito sa Marilao, Bulacan. Nagtangka pang umalis ang naabutang caretaker sa warehouse. Bumungad sa mga otoridad ang libo-libong mga gulong na ibinibenta kahit na substandard. May mga marking pa ang mga gulong na made in China. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang motoristang nakabili ng gulong na sumabog. Dito na nagkasa ng test bayang isang undercover agent. Nang makumpirma, agad silang naghain ng search warrant para inspeksyonin ang warehouse. Nag-check sila sa DTI kung ito ba ay lisensyado na mag-import ng nitong mga gulong na ito. Nakakuha sila ng certification from DTI na wala silang ICC, Bureau of Product and Standard, hindi sila registered. Halos 10 taon na raw nag-ooperate ang warehouse. Nakita rin sa loob ang mga naging transaksyon ng warehouse. Ito, may mga resibo dito. Ikaw nagdi-dispatch niyan. May dadating dito ang truck. Ikaw magbibigay ng kung ano yung mga order nila. Ganun. Okay. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ganun. Hindi pa ako sigurado kung lahat. Ayon sa NBI, malaki ang sinusuplayan ng sinalakay na warehouse. Ito yung source na ng buong Pilipinas. Kasi malaki, makikita mo mula sa malaking tires at saka maliliit, nandito lahat eh. At saka tago, makikita mo yung lugar, tago dito, di ba, secluded masyado yung area. Mabili raw ang mga gulong na ginagamit sa mga bus at truck. Tinatayang aabot sa 8 bilyong piso ang halaga ng mga gulong na ito. At ayon sa otoridad, napakadelikado ng mga ito, lalo't hindi umano dumaan sa safety and standard inspection ang mga gulong. Marami tayong aksidente na sumasabog ang gulong. Ay kasama dito mga para sa taxi, sa bus na gulong, mga tricycle. Kaya dahil sa substandard, sumasabog. Nakaka-create ng disgrasya sa ating mamamayan. Nahaharap ang caretaker pati ang Chinese na may-ari ng warehouse sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Ipasasara muna ang warehouse para hindi na maibenta pa sa publiko ang mga nasabat ng gulong. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa kongreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.